Noong fourth quarter, mga idol, nagbabawian si LeBron at Westbrook. At magsisimula tayo dito. Sa pag-atake ni LeBron, makikita natin na medyo hindi pa nakakapag-set up ang depensa ng Jazz. Sino ang tumatao kay LeBron? Si Gobert ba o si Bogdanovic? At this moment, parang parehas nga sila. Yan yung nagagawa kapag nasa attacking zone si LeBron. Hard cover eh. So multiple defenders talaga ang kailangan upang mapigilan siya sa loob. At dahil sa pag-command niya ng atensyon na ito, nag-open ang lane para makapag-cut si Brody. Nagmumukha pa ng handoff to para kay Monk, kaya andyan din si O'Neal na malapit sa kanya. Tapos nagno-no-look pa si Brown. Okay pa rin tong recovery ni Gobert. Pero kitang-kita natin na lumukso siya at napaganda pa kasi end one. Now, ito naman yung bawi ni Brody, mga idol. Okay tong ginawa nila na si Mike Conley ang tumatapat kay Westbrook. Si Conley kasi ang pinakamaliit dyan at talagang kayang i-overwhelm to ni Brody sa banggaan. Kaya ang daling nakapasok ni Westbrook sa gitna kung saan makukuha niya ang lahat ng atensyon din. Parang katulad lang kay LeBron. Pati ang atensyon din ni O'Neal na nakatalikod na kay LeBron, kaya hindi niya nakitang nagkakat na din pala to. Dagdag na natin na nagno-no-look din si Brody dito. Talagang sigaw kung sigaw pa si Brody. Ito naman yung dinrowing nilang play pagkatapos ng challenge ng Utah. Pinaiso si LeBron sa kaliwa dahil paubos na yung oras. Though dito, inabangan na ni Bogdanovic ang cut ni Westbrook at kitang-kita niya ito. Naging prompt yan para kay LeBron upang salohin na lang to at 2 seconds na lang. Now, tignan nyo to. Aatake po si Russell Westbrook dyan at matutumba si Conley sa loob ng painted area sa 16 second mark ng shot clock ng Lakers. Hindi ko alam kung binibilangan na ba dapat yan ang defensive 3 seconds violation kahit nasa sahig pa siya o hindi. Pero may kita natin na hindi umalis si Conley sa loob ng painted area hanggang 11 seconds na yung shot clock. Meaning, 5 segundo na siya dyan pero hindi pa nga pinipituhan ng ref ng defensive 3 seconds violation. Aware din yung kakampi niyang si O'Neal kaya pinapalabas siya o pinapalapit kay THT. Kahit noong nag 9 seconds, andyan pa rin sa loob si Conley, so 7 seconds na siya dyan. Pero yun nga, umatake na naman si Westbrook sa loob at tumalikod na naman si O'Neal kay LeBron, kaya nakapag-cut siya. Na naging resulta naman upang mag-collapse ang depensa sa kanya at malibre si HBK. Now, bago tayo matapos, gusto ko lang i-address yung mga nagsasabi na glass na naman si AD. Bagamat yun nga, parati siyang injured, naniniwala ako na kahit sino namang player na mag-landing sa paa ng ibang tao ay masasprain din naman yung ankle nila. Lalo na at nag-elevate talaga si AD upang makuha yung bola. Siguro, wrong place at the wrong time lang talaga si AD sa huling dalawang injuries niya. Wala rin namang may gustong mangyari nun eh. Pero ang improper lang nung mga ginagawan pa siya ng mga memes o tinatawanan pa siya dahil sa masamang nangyari sa kanya. Though negative naman ang x-ray at sana 2 to 3 weeks lang ay okay na rin siya. Pero yan. Yan yung pinakitang bawian ni Westbrook at LeBron noong 4th quarter. Hindi ko sinasabi na parang magandang chemistry yon dahil marami pang ang problema ang Lakers at the moment. Pero magandang step yan sa tamang direction. Lalo pa at ito ang huling game nila bago ang All-Star break. At least on a positive note nila iniwan ang quote-unquote first half ng season at next week pa ang kanilang susunod na laro. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.